Gets it all po kapamilya, welcome po sa ating daily devotion. Nako, nasa 20 na, lesson 29 na po tayo. Before pero po mag-start tayo sa new lesson natin, mag-pray lang po tayo and recap a little para po maalala po natin parate yung mga purposes natin sa buhay. So, pray lang po tayo sandali. Father God in heaven, we thank you Lord sa lahat po ng nakikinig ngayon sa mensahe na ito. Panginoon, kayo po ang magpala sa bawat family na nire-represent namin at patuloy niyo po kaming tulungan na maunawaan, Panginoon, ang purpose namin sa buhay. At ngayon pa lang po, Lord, nagpapasalamat na po kami ng buong puso. Dahil alam ko, Lord, na bilang nakakilala sa pangalan ninyo at bilang kinikilala namin kayo bilang Diyos at ang aming tagapagligtas, kami po ay pinili na. Maraming salamat po, Lord. Help us and teach us. May your spirit be with us, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po mga kapamilya, kapatid, welcome po sa Daily Devotion. So, before anything else po, magre-recap lang po tayo. So, ang first mission po natin, first purpose po natin is we are created and to make God happy or for God's pleasure. Sabi niya nga po na takal po natin doon yung paano ba natin talaga mapapangiti ang Panginoon, yung pag-worship natin sa Kanya, isa yan in spirit and in truth, tapos na yung best friend natin siya, na kahit na sa hirap at sa ginhawa, na pwede natin siyang pasayahin, na kahit ano nangyayari sa buhay natin, that we should always be thankful and grateful, dahil we are created in His image, and He is our creator, na sobrang, sabi niya nga, lahat ng create niya, He delights in all His creation, and doon pa lang po nakita na natin na, sabi niya nasa kamay niya ang kanyang mga creation. At isa po tayo sa create ni Lord na sasabihin na very, very, very special. Na to the point na kinaiinggitan tayo ng devil, di ba? Second purpose natin, sa you were formed for God's family. So, hindi lang po yun, napapasaya ko si Lord at ikaw lang. Well, there's no word na alone Christian. Kaya po sabi niya, ang plano ng Diyos, is maging parte tayo ng kanyang family. And dyan po natin tinakal yung be proud of being part of God's family, na nakapakilala ka na sa kanya. And one thing na ginagawa natin to share and to show is through baptism. Ano pa? Yung pagmamahal natin sa ating kapamilya, sa part of God's family. And also, mayroon mga B's tayong gagawin. First, be involved. Second, be open. Third, be committed. Fourth, be forgiving. Dahil nga, ministry of reconciliation. And fifth, be responsible. Protect your family. Kaya natakal po natin lahat kung ano yung mga situation, pag may away, at kung ano-ano pa. Pagiging commitment, yung committed natin sa ating as part of God's family sa church. Okay, so yun na po yung second, you are created for God's family. Mahal na mahal po ni Lord ang pamilya niya. Kaya maging proud po tayo na isa tayo doon. And maging part din po tayo para mag-shine si Jesus Christ. Na ayan, ay Kristiyano yan, kaya ganyan yan. Hindi yun, ay Kristiyano. Diba? Ganun po yun eh. And third purpose naman po, last week, is you were created to become like Christ. Yun daw po ang ultimate at ultimatum na destiny natin, na talagang hindi tayo tinatantanan ng Panginoon para maging katulad ng kanyang anak na si Jesucristo. At alam po natin lahat mahirap yun. Kaya nga po, sabi niya, mayroon tayo dapat spiritual growth. Na sabi niya, hindi po tayo pwede tayong maging baby Christian forever and ever. Amen. Kailangan po, hindi lang po yung
yung nakakilala tayo, kundi tatayo tayo, mag-grow tayo, and one day we will become that will teach others about Jesus, magiging magkaka-disciple din tayo, may matuturuan tayo na sa next generation. At ang growth natin, marami daw pong ginagamit ang Panginoon dyan. Una, we are transformed by God's Word. We are transformed by troubles that we face. Tapos, we are transformed by the temptation that we face also. Hindi lang trials, kundi temptation. Akala lang po natin ang hirap niyan. Bakit dumadaan sa buhay ko? Pero, yan po, God allows everything. The temptations and trials. Para po tayo mag-grow. It's for our own good. But, sabi nga po doon ni Lord, alam niya kung hanggang saan lang ang kaya natin. Kaya po panghawakan din natin ang pangako ni Lord that there is no temptation na hindi mo kakayanin, dahil hindi tayo bibigyan ng hindi tayo i-allow ni Lord na i-face natin ang kahit anong temptation na sobra-sobra para magkasala tayo. At meron pa pong kasama yon. Pagka nandoon ka na sa temptation, alam niyo po ba na sabi ni Lord, meron na siyang inopen the way out. Ang gagawin lang natin, lumabas ka na, kapamilya, sa temptation na yun. So you have the choice and the chance, and God provide everything for your own good. O, diba? Ang ganda-ganda ng maging kapamilya ni Lord, kasi hindi niya tayo talaga pababayaan. And lastly, sabi niya, kapatid, it takes time to become Jesus Christ. Totoo po yan. Napakahirap. Pero, alam niyo po, we are so blessed to have a Father that never gives up. And nandyan si Jesus na pagpapaalalahanan tayo na kaya mo yan, nakayanan ko eh. I am part of who you are. Tatandaan po natin. Andito na sa ang Panginoong Jesus. Nandyan na yung tinanim niya sa atin. So today, ang fourth purpose po natin, hindi lang po yung kilala natin ang Panginoon, hindi lang yung parte tayo ng pamilya niya, hindi lang din na tinatransform na tayo, hindi po nagtatapos doon. Transformation, and yung fourth po is you were created to serve God. Sabi niya, you are created for serving God. Habang tinatransform po tayo, alam niyo po yung pagmamahal na na-taste na natin yung pagmamahal ng Panginoon, hindi po kayang ma-contain lang eh. Talagang lalabas po yun eh. Talagang hindi po natin mapipigilan, mapapakita po natin yan sa iba. At yun na po yung moment na nagsiserve na tayo. Nagsiserve na tayo sa Panginoon through others. Kasi hindi naman natin mapagsisilbihan si Lord na paano yun, hindi na natin siya nakikita. Kaya we are serving God through others. Sabi niya nga po dito, paano tayo magsiserve? Meron po siyang sinabi dito na sa 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 6, sabi niya, we are simply God's servant. O, truth po yan ha. We are God's servant. Sabi nyo nga po sa sarili nyo, I am God's servant. And then, sabi niya, each one of us does the work which the Lord gave him to do. So, meron po talaga tayong trabaho na binigay ng Panginoon. Tulad po dito, sabi ni Apostle Paul, I planted the seed. Siguro si Apostle Paul, siya, sa kapi-preach niya, napaplant niya yung mga word ni Lord, yung seed of hope, seed of love, seed of joy sa puso ng tao. Pero, may time po na hanggang doon lang yung trabaho mo eh. Tapos sabi niya, Apollo watered the plant. So, may taga-tanim, may taga-dilig. Pero, sabi niya, but it was God who made the plant grow. So, saan po tayo doon? Taga-tanim o taga-dilig? Yun po yung dalawang kategorya ng pagsaserve natin sa Panginoon. So, ang challenge po sa araw na to at ang topic natin is accepting
your assignment. Marami po kasi yung pag-accept kay Lord to be part of the family, ang saya-saya. Pero pagdating na po dito sa accepting your assignment, marami pong hindi gumagalaw. Parang natatakot sila, nahihiya sila, parang hindi nila kaya. Pero mga kapamilya, ito po ang araw para maklaro po sa ating mga isipan. Totoo po ito at sinabi ng Bible, accept your assignment. Tanga, we all have a responsibility, kapamilya. So, ano po ang pinaka-focus ng topic na to? Sabi niya, service is not optional. Kasi, hindi po pwede yun. Sabi po dito, service is not optional. At ang verse po natin, sabi niya dito sa Ephesians chapter 2 verse 10. O, pakinggan niyo po mabuti ha. For we are God's workmanship. Accepted yun. Ay, tanggap si Lord ang gumawa sa akin. Tanggap na tanggap ko yun. Created in Jesus Christ to do good works. So, ibig sabihin, through Jesus Christ, yun po ang gagawin natin. Ano po, may assignment tayo eh, to do good works. Kasi pong tayo pa lang at wala si Jesus, wala pong kwenta yung work na ginagawa natin. Walang kabuluhan. So, sabi niya, oh, God's workmanship ka. And through Jesus Christ, you should do your work. To do God's work. Sabi niya, good work, sabi niya. Which God prepared. Ibig sabihin, prepare na ni Lord kasi nga pinili tayo eh. Prepared in advance for us to do. Kaya po, imposibleng walang sinasabi sa inyo si Lord na, oy, galaw na, galaw-galaw. Yan, serve-serve. Yan, imposible po na walang sinasabi si Lord kasi tinuldukan niya na po ito. So, para po mas maintindihan natin ang salitang ito, eto na po. Hindi po tayo create ni Lord para maging umpulang sa family of God and wait others to serve you. Or wait others na makinig ka na lang sa worship song, mag-worship ka kasama nila, na hanggang ganun ka lang. You can do more for the Lord. And you have to do it. Pagsabi nga po, I have to do it for God's glory. So, hindi nga po tayo nandun lang. We should make a difference. Kailangan po tayo mag-grow. Hindi po tayo baby Christian forever, sabi nga. So, itong mga may points po tayo na aaralin. At para po mabuklat ang ating mga isipan, para po dumami ang mga magsaserve sa church. Ayan! So, bakit ka nga ba? Bakit ka nga ba dapat mag-serve? Una po, sabi niya, you were created to serve God. Create ka para mag-serve. O, ilagay niyo po sa isip yan. Create ka para mag-serve. Sabi nga po dito, sabi po niya dito sa ano ha, Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I made you in your mother's womb, sabi ni God, I chose you. Wow, ang saya nun. Pinili ka na. I chose you. Before you were born, bago ka pa umuwa sa bundong ibabaw, I set you apart for a special work. Kaya po lahat tayo na ipinanganak sa mundo, ano man po ang kalagay ng pamilya natin, we are created for a special work. At si Lord po ang nagsabi niyan, hindi po ako. Kaya po, pag si Lord nagsabi, siguro susundin na natin siya. Diba? Pangalawa, bakit? Sabi niya, you are saved to serve. Wow, diba nga po, napakasaya. Oh, anong saya na maging makilala mo ang Panginoong Jesus, na maging part ka ng family, to be saved, to have salvation. Pero hanggang doon na lang po ba? Yan pong you have tasted the goodness of the Lord, magpo-pour out sa iba. Yung grace na naranasan natin, ayaw niyo po bang i-share sa iba yan? Kaya nga sabi ni Lord, yan eh, you are saved to serve the Lord.
hindi sa pilitan niyan, kundi dahil out of the abundance ng pagmamahal ni Lord na mag-o-overflow, na mahihiya ka talaga pag hindi ka magsisilbi sa Panginoon. Sabi niya nga po sa 2 Timothy, sabi niya dito, 2 Timothy verse 1-9, "It is He who saved us and chose us for His holy work." O, hindi lang po basta-basta work yung binigay sa atin ni Lord, kundi holy work. "Not because we deserve it, but because that was His plan." Ang ganda po siguro na pinili ka ni Lord. Siguro sinulat niya na tayo sa Book of Life. Pero you have something to do, kapamilya. Accept your assignment. Okay? O, so pangatlo. Sabi niya nga po eh, "You are," at teka lang po, time first. At doon po, makikita pa natin, sabi niya, "Offer yourself as a living sacrifice, dedicated to His service." Sabi niya nga po yun sa Romans 12 verse 1. Kaya po yung sarili natin, yan ang pwede natin gamitin para pagsilbihan ang Panginoon. Dahil we are in body, in spirit, and spirit. So, ayan. Pangatlo, o diba, you were created to serve. You are saved to serve. And pangatlo, you are called to serve. Ayan, hindi po ako tumawag sa inyo. Kundi ang Panginoon. Saan po natin makikita yan? Ito po, sabi niya, "You are called to serve." Sabi niya so po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, "You were chosen," tingnan mo pa na pinili, "chosen to tell about the excellent qualities of God who called you." So, tinawag po tayo, once we believe in Jesus, it is our calling. Kaya nga po, pag calling natin yun, may holy work tayong gagawin. Meron po tayong dapat gampanan as a body of Christ. Kaya nga po, sana wag po tayong manghinayang. Wag po tayong mahiya dahil ginawa ka ng Panginoon na special and unique, kapamilya. And lastly, sabi niya, ito na po, kung hindi pa po kayo very light po eh, "You are created to serve, you are saved to serve, you are called." Called pa lang nung una, pero ngayon, alam niyo po ba, you are commanded to serve. Command, it's a command. Saan po natin makikita yan? AM dito po. Matthew 20:28. At si Jesus Christ pa po ang nagsabi niyan, "Your attitude must be like my own. For I, the Messiah," si Jesus Christ, "did not come to be served, but to serve and to give my life." So yan po ay command mismo ni Jesus Christ. Kaya nga po, meron pa po ba kayong i-question o suggestion or option? Wala na. Wala na po talaga. So sabi niya, God wants His servant smiling as they work and do their job that they were called to do. Kaya nga po, kapamilya, alam ko po, dumadating sa time nahihiya pa kayo. Pero it's about time to accept your assignment. Always remember that you are called, you are commanded, you are created, and you are saved to serve the Lord. Kasi po, alam nyo, sabi niya nga po, iyan daw po ay preparation natin sa eternity. Dahil pag dumating na po si Jesus Christ, we will hold accountable for that work, for that mission, for that ministry na tinatawag ka tayo ng Panginoon. Sabi niya, each of us will have to give a personal account to God. O ay, ano sasabihin mo? Kasi Lord, busy ako. Kasi Lord, ang dami kong pang dapat unahin sa buhay. Kailangan ko mag-ipon para gumawa ako ng bahay. Kung ano-anong rason. Hindi po eh. Sabi niya, it is our mission. It is our calling. Kaya nga po, if you are not serving, you are just existing.
Because life is meant for service. Life is meant for ministry. Hindi po ba kayo parang walang saysay lang yung buhay pagka yung gigising ka, kakain, magtatrabaho, pagkatapos ulit, tutulog, tapos ganun ulit. Di ba po nararamdaman nyo pagka may ginawa kayong something na for the Lord, ba ang saya-saya? Parang kulang yung araw pagka wala kang naiano sa Panginoon, nai-offer sa Kanya sa araw na yun. Tapos sabi niya po dito, God wants you to learn to love and serve others. Through others po talaga yung service natin. Ano pa? Sabi niya, it is our purpose. At pag nakita natin yun, may dahilan mabuhay. May meaning ang buhay mo. It gives us, huwag niyo po isipin na, uy, ito lang yung kaya kong gawin. Si Lord, wala pong maliit lang ginawa niyan. Pag nakita niyang ginawa mo yun with all your heart, tapos with all smile, yung talagang binigay mo todo, bigay pa kay para kay Lord kahit sa pagwalis lang. That's your service. Hindi po kailangan na magkaroon kayo ng kung ano-anong bonggang-bonggang ministry para lang mapakita sa Panginoon na nagsiserve ka sa Kanya. Sabi nga ni Lord minsan yung mga hindi pa napapansin na ministry, yun pa yung talagang binibless ni Lord at tuwang-tuwa ang Panginoon. Kasi sikat lang nakakita. Next. So yan, sabi niya, maaring sabihin po natin na hindi ko kaya yon, hindi ako makasalitang mabuti, hindi ako makakanta ng diretso, hindi ko kayang magpiging patient sa mga bata, at kung ano-ano pa. Pero tapakatandaan po natin na halos lahat ng mga naisulat sa Bible na buhay ay may konti-konting, alam niyo yun, hindi sablay sa hindi sila perpekto, pero nagpagamit sila at ginamit sila mightily ng Panginoon. Naalala niyo si Moses, uutal-utal. Pero nilid niya yung buong Israelites para ipakita ang power ni Lord. Kahit isang prostitute si Rahab, ginamit din siya ng Panginoon dahil gusto niyang magpagamit sa Panginoon. Si King David, 'di ba? Nagkaroon siya ng mga kasalanan, pero balik sa Panginoon at nagpagamit pa rin siya. Si Jonah, 'di ba, kanain pa nga siya ng napakalaking isda. Ayaw niya, halos sumunod. Si Peter, masyadong, sabi mo, magagalitin ako, aba. Si Peter po, si Apostle Peter, ganun, magagalitin po yun noon, pero transformed din siya ng Panginoon. At kung ano-ano pa pong kapalpakan natin, kapatid, we're not home yet. At hindi pa po tayo perfecto talaga. Kaya po, kahit hindi po tayo perfecto, magpagamit po tayo sa Panginoon. So, sana po naging sure na po sa ating pag-iisip na tayo po ay kailangang magsilbi sa Panginoon. Accept your assignment because service is not an option. So, yan lang po, kapamilya, ang ating devotion for today. Kaya po sana, next week, marami nang magsaserve kay Lord. Sasabi niya, ako na po, tutulong po ako dyan. Yan, kasi you are part of God's family. And I believe that this message of the Lord is calling you now, kapamilya. Serve God. So, yan po, pray na po tayo. Lord, napakaklaro naman po ng mensahe ninyo sa amin ngayon. Sana po, Panginoon, hawakan niyo po kaming lahat na nakikinig ngayon at sa mga makikinig pa. That this is the time to stand up. This is the time to serve you. Hindi lang po as a part of the church, Lord, but to serve others, Lord, within our reach, sa kung saan niyo po kami tinaladhana. Patawarin niyo po kami sa mga katamaran namin, Panginoon, kung naging tamad kami na magsilbi sa inyo. Hindi namin pinansin yung mga bagay-bagay. Tulungan niyo po kami, Lord, that from this day forward, we will stand up for your name as part of your family. To be dedicated, committed,
responsible as we serve you. May your light shine, Lord, and use us as your instrument. We love you, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po! Serve na!